Naglabas ang guidelines ang Department of Education para sa flexible na pagtuturo ng matatag curriculum para matugunan daw ang mga kinakaharap na hamon ng mga eskwelahan. Para talakayin yan, makakapanayam natin si DepEd Undersecretary for Curriculum and Teaching, Gina Gonong. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, Ms. Susan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Apa, Yusek, pakipaliwanag po, paano po yung tinatawag na flexible teaching? Saan ho magkakaroon ng mga pagbabago dyan? Opo, Ms. Susan, sa flexible option po na binigay natin sa mga school, ang ibig sabihin po noon, nagbigay tayo ng mga options sa time allotment po sa pagtuturo ng mga subjects. Yung oras po sa pagtuturo ng mga subjects. Dati po, yung binibigay natin, 45 minutes per subject. Pwede na po ngayon ang mga school na magdesisyon, halimbawa, na 60 minutes per learning area or per subject ang piliin nila. Halimbawa po, sa English, Math, Science, at saka GMRC, pwede pong isang oras na po yan, 5 times a week. Pwede naman pong yung ating edukasyong pantahanan sa pangkabuhayan, yung music and art, PE, aralin panlipunan, and Filipino, pwede na po yan na 4 times a week. Apa. Kung hindi pa rin po, Ms. Susan, kung hindi pa rin po yun kaya ng mga school, binibigyan pa rin po natin sila ng option, ng flexibility, na mag-propose ng ibang kombinasyon. Apa. Kailangan lang po nilang ipakita sa kanilang division superintendent. Paano ba pipiliin yung mga learning area o subject na tututukan? Ang i-consider ho ba dito yung kakayahan o kahinaan ng mga estudyante para makahabol po? Opo, kapag pinili po nila yung 5 times a week, ang sinasabi po natin na subjects na tututukan po nila ay yung English, Math, and Science, and GMRE. Ang ibig sabihin nito, Yusek, mababawasan ho yung load ng ating mga guro dahil matagal na problema na kasi ng mga guro yung tinatawag na heavy workload. Paano ang magiging sistema nito? Opo, yung mga teachers po na kasalukuyan halimbawa ay humahawak ng 8 section sa 45-minute time allotment, pwede pong 6 na section, 5 to 6 sections na lang po ang hahawakan nila. Basta ang goal ho natin dito talaga yung mga bata ho, yung mga estudyante, hindi naman ho parang maiwanan, kundi mas makahabol sila doon sa bilis ng mga itinuturo sa mga eskwelahan. Tama po, Ms. Susan. Okay, naku. Maraming salamat po, DepEd Undersecretary for Curriculum and Teaching, Gina Gonong. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Salamat po marami. Salamat po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.